assessment naman sa COVID-19 trend dito nakalipas na linggo ating alamin. Mula kay Professor Ranjit Rai ng Okta Research. Magandang umaga po, Prof. Ranjit. Magandang umaga, Aljo, at sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin. Prof, nananatili sa low-risk classification ang Cebu City. Yan po sa kabila ng implementation ng voluntaryong pagsusuot ng face mask sa outdoor areas. Ano po kaya nakikitang contributing factors dito, Prof? We're surprised by the data also. Bagyang tumas ng konti, tapos nag-plateau, we don't know if these numbers will hold, no? Yung trend will continue. Ang alam lang namin, based on the data na over the last 2 or 3 weeks na nag-implement sila ng, or more than 2 weeks na nag-implement sila ng no mask policy sa labas, classification of Cebu continues to be low risk. So we hope that it will continue. On the other hand, when you look at the National Capital Region, the Calabar Zone, tapos ang ating Central Luzon, nakikita mo tumataas po yung mga kaso natin. Opo. So lalo sa National Capital Region, nakikita natin yung positivity rate, napakataas po niyan. So ibig sabihin, bukod sa kumakalat, no, marami sa ating mga kababayan ang likely na hawaan. No? And these are conservative numbers kasi nga marami pa ang hindi nagpa-test ngayon. Mas mababa na kung ang testing ngayon. So bagamat ibang sitwasyon sa Cebu, okay, we hope that these numbers, low numbers, the low risk classification would continue in Cebu. Pero ho, ang key dyan ho talaga ang pagsunod sa minimum public health standards. Ang key dyan talaga ay pagbakuna, no? Ang panawagan ho ng Okta Research, ngayon medyo kumakalat ho, mabilis ang kalat at marami ho nahahawa, pataas ho mga kaso natin. Ang mga hospital natin unti-unting napupuno, although below 70% pa rin po, ay number one, mask, hugas, iwas. Bagamat wala na tayong mask mandate, importante ho sa labas ho, mag-mask muna tayo during this period kasi ho, pataas yung mga kaso natin. And pangalawa, magpabakuna na po tayo. Kung wala pa tayong booster, lalo na yung mga sa immunocompromised, lalo na yung mga ating mga lolo at lola, magpa-booster na po tayo sa lalong madaling panahon. Mataas po yung kaso natin ngayon, nasa moderate po ang classification ng National Capital Region. So yun ang, I think, pinaka-importanting punto dito. No? Ibang-ibang sitwasyon sa National Capital Region kaysa sa Cebu. May tanong po si Ginoong Red Mendoza ng Manila Times, Prof. Ang kanyang tanong, sinabi ng DOH na hindi lang ang pagluluwag ng masking ang maaring makapagpataas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, kundi ang mobility at presensya ng mga variants. Sa tingin ba ng Okta ay isa itong valid na observation? Actually, pareho ho. 3 weeks pa namin po sinasabi na ganun po yung possibility na the rise in cases in the National Capital Region is driven by, number one, the presence of more contagious variants. Number two, yung high levels of mobility ho. Nag-face-to-face classes na tayo. Marami ho nasa labas na po. Tapos pangatlo, marami ho hindi na nagko-comply sa minimum public health standards. Lalo na, although we're still trying to observe, no, if we get more data, conclusive, na talagang malaking impact po yung sa masks po. Pero I think all of those factors together can explain why we have a rise in cases and why people have to be careful over the next week or so. Bukod sa Metro Manila, ano pa ang areas of concern ng Okta sa ngayon, Prof? Well, ang nakikita namin, alam mo, pagka tumataas ang cases sa Metro Manila po, yung Calabar Zone, Central Luzon, kailangan ng bantayan yan. Kasi talagang lupa na apektohan yan. Yan ang pattern ho talaga, yung NCR plus na sinasabi natin. And preventive po tayo, sana mask, hugas, iwas. Kasi nga mataas ang kaso dito. At syempre magpabakuna. Yan ang mga importanteng messaging ng Okta dito. Pataas ho yung mga kaso natin. Bagamat yung bilis ng pagtaas ay bagyang-bagyang humina, the indicators show that we are at a moderate risk level based on Okta's metrics. And it's important for us na while the DOH is still developing its triggers po, tayo ho talaga, mag-ingat na po talaga. Sobrang ingat dapat at hindi pwedeng magpabaya.
hindi pwede magkumpiyansa. Kahit na nasa labas tayo, mag-mask na po tayo kasi makakatulong yan sa pag-reduce ng viral load. Tuloy pa rin ang iwas at saka hugas. And of course, consider natin magpa-booster na po tayo sa lalong madaling panahon. You know, yung boosting natin efforts sa bansa, hindi pa ganun kataas. Pero marami ng local governments gumawa na ng inisyatibo kasama yung DOH na ilapit ho yung proseso ng pag-boost sa mga communities. So let's take advantage of this at mag-ingat po tayo over the next week or two. Prof, pinapayagan ulit ang mga pasaherong nakatayo sa mga PUVs. Yan po ay sa mga areas na nasa Alert Level 1. Kayo ba'y pabor dito ang OCTA? Pabor ba dito? At ano ang projection ng OCTA na posibleng abuti ng kaso sa Metro Manila dahil po rito? Alam mo, nag-iba na po yung mga metrics natin. Nag-adjust tayo kasi we are dealing with a variant that's more manageable in a sense in terms of mortality than others, no? We also understand na itong sitwasyon ng ekonomiya natin at marami sa ating kababayan nahihirapan talaga. So ang suggestion namin is really kung yan ang desisyon ng gobyerno at napag-desisyon na ng ating IATF, ng ating mga local governments yan, ang role talaga, ang focus talaga is on individual effort po. Yung ating mga kababayan talaga, kailangan mag-ingat po. And nandiyan naman po yung ating standard ways of being careful po, yung pagsuot ng mask po. Kahit wala na hong mask mandate, magsuot pa tayo ng mask. At marami hong Pilipino, magsusuot pa rin ng mask naman talaga. Ayon sa aming mga, o base sa aming mga surveys, no? In the past, mataas po ang mask compliance at marami pong Pilipino na kahit na wala ng mask mandate, ay magsusuot pa rin po ng mask. And tama po yun kasi yun po makakaiwas tayo sa sakit. At yun nga, pagpapabakuna. Basically, ano, alam mo yun, we are still in the we are still with COVID po. Bagamat nag-iiba slowly kasi nga nag-exit tayo from our old COVID plans, no, and programs. And moving towards a new normal, in this transition po, kailangan mo talaga mag-ingat tayo kasi nandito pa po ang COVID. Although it is less potent and less and has created less mortality than it did last year. May follow-up question si Red Mendoza ng Manila Times. Prof, ang ganyan tanong ulit, ano ang nakikitang outlook ng OCTA sa mga kaso ng COVID ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan? Masasabi ba daw natin na tayo mag-expect ng isang Merry Christmas na kung saan mababa ang kaso ng COVID-19? Hopefully. Mababa, well, we're hoping yan. Sana, no? Like all surges, bababa rin naman talaga yan. Malaking factor dyan yung waning immunity, no? Pang-apat na factor na kalimutan ko sabihin earlier. Apart from mobility, increased mobility, yung variants, no? Yung compliance, no, lack of compliance to minimum public health standards, yung pang-apat ho talaga itong waning immunity. So hopefully if we can improve our booster rates, we can get more people to get vaccinated. I'm hopeful ho, no, na we will have a Merry Christmas po. Ang key issue dito is how to reduce the infection rate. And at this point, government has changed policy and has left it to the individual, no, to make his own choices and to assess his the risk. So ang goal ngayon sa ating mga kababayan, i-assess natin risk. Ngayon na tumataas yung kaso, meron tayong mga datos galing sa OCTA, galing sa DOH. Ito na senyales, mag-ingat tayo. Okay? Nakikita naman natin all throughout the last 4 months, pataas-baba naman yung mga kaso natin. And hopefully, after some time, when more people have developed immunity, bababa na ng tuluyan yung mga kaso natin. And hopefully, we will have, our outlook is we will have a Merry Christmas. This is certainly going to be a better Christmas than last year and the year before last. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai ng OCTA Research. Good morning, sir. Thank you. Thank you.